is kung titignan mo late game pag nakuha ni items, parang oo nga, walang pang sagot sa Morphling dito yung side ng Blacklist, no? Mamanu-manuhin nila sa Draw Ranger na marksmanship, silence, ganun, dadaanin sa siguro vessel, searing chains. Pero magiging mahirap to sa late game siguro sa side ng Blacklist na nawala silang pang hold sa Morphling. But we'll find out kasi madali lang naman i-pressure yung Morphling, di ba? Kailangan lang siguro with the proper positioning na isang Draw Ranger, I still believe na kaya nang draw yung isang Morphling. Let's say na lang na you could build an item such as Lincoln Spear para hindi ka makopya ng Morphling. Kasi alam naman natin yung capacity or kakayahan ng Morphling na with that Aghanim Scepter, kopyahin mo yung kalaban mo and there you go, you could turn things around. Pero right now kasi yung build ng Draw Ranger, hindi ka magdadamage eh. You would really go for that defensive item, Lincoln Spear, BKB, Hurricane Pike. Any defensive item na makakatulong sa'yo to escape would do good sa isang draw. And kasi hindi naman kailangan niya ng damage eh. Meron na siya sa kanyang ulti. Meron na din siya with shard. So yun naman yung nakikita ko for Blacklist. Pero yun nga, still wala pa rin talagang panghuli sa Morphling. Lalo na kapag nagka-BKB at nakapag-Manta style. Kasi ang aasahan mo dito, Searing Chain from Carl and then ang mahirap pa dito kay Carl sa may middle lane, katapat mo would be MK. A hero na clearly gonna dominate the lane, lalo na kapag kalaban mo would be Ember lang. So, kailangan niya madiskartaan kung paano siya makakapag-farm freely laban dito sa isang MK. And ano, ang dami nga nagsasabi na counter yung MK talaga sa Ember eh, sa lane. Sobrang lalamang dito yung MK. I think so. Lamang na lamang dito yung MK din. And makita mo, ganito yung magiging excited na eh. Wala siyang pakialam kung sa kung saluhin mo yung flame guard o sa hindi or saluhin mo yung side defense. Eh, hindi ka makakalapit sa lane. Diba? And eto, yung mischief mo, pwede mong pandit yung side defense. Low level side defense, kayang umabot yung sa mischief mo. Diba? So, ayun lang, medyo mahirap yun. Tsaka dito kilala si Moon eh. Kilala si Moon sa semi-carry na middle lane. Nag-slark mid. Oo, slark mid nga yung si Moon eh. Basta alam niya na lalamang siya sa lane, any hero na ipipick sa kanya, okay lang. Kahit ano pa yan, basta alam niya na lalamang siya sa lane. And what you can do here as an Ember Spirit naman sa may gitna, meron naman siya slight of ease kahit papano nakakatulong yun. Pero you need great accuracy. Kailangan estimated mo na okay, hindi madedenay na MK, but at the same time, malalasit mo siya with the Sleight of Ease. Kasi that's your only way na hindi ka matatakan ng MK sa lane. Kasi once na mabigyan mo ng damage yung MK sa lane, clearly, mas lalong hindi ka makakapag-lane laban dun nga kay Moon. And siguro, isa na lang sa advantage niya would be yung mobility niya. Makakuha siya ng magandang rune, he could help out other lanes. Pero MK naman, alam na natin yung magiging resulta dyan sa may middle lane. Sobrang lakas niya laban Ember. Pero ito yung pinaka the best gawin as ano as an Ember. Lalo na kapag kunyari ang katapat mo MK, Viper, ano ba, Huskar. Ayan, maghilahan kayo ng creeps kasi si Moon naman, eto mapipilitan lang lasitin yung parating na creep wave under his tower. And si Carl, ma-force yung double wave nga dito and which is kind of good para sa akin. So, alam naman diskarte yan ni Carl kahit papaano yung mga gantong sobrang bad matchup para sa ano sa Ember. Tsaka alam mo wala kang palag eh. So, gaya na sabi mo mga Viper, Huskar, yes. Ganito yung ginagawa ng isang Ember Spirit para as much as possible malalesen, hindi mo man malasit totally yung creeps but at least yung experience na makukuha mo, hindi ka madedelay sa level. And yun yung panlaban mo as an Ember dito sa MK kasi technically rotating wise mobility mas malakas talaga yung Ember Spirit makahabol pero may ways yung MK para makasabay with that three dance. So still good for MK. Pero speaking of MK, grabe, wala, solid talaga na laner yan guys, wala magagawa dyan si Ember. Pero this time naman kahit paano maganda yung nagiging lane ni Kuku, same goes with Raven sa top lane. Grabe yung pressure na naa-apply nila. Nasa under the tier 2 tower na sila. Pero still, nakakapag-farm pa rin. Ito ang KOTL and the team. Balance. And si Carl nga, hindi na siya naglagay ng ano dito, ng flame guard.
So alam niya na ano na may harapan siyang lane nandito si Moon kahit mag flame guard ka. Kasi usually kapag may flame guard ka, gusto mo makalapit sa creeps, 'di ba? Farmin mo yung creeps. Hindi mo magagawa yan na pagin sa NMK. So siguro magiging play still dito, playing around with the side of fist, searing chains, probably ganking as well. Oh, gank type. Battle type yung kanyang type. Ember dito. At saka okay lang naman para sa akin. Pero oy. Nako po, ang hirap na nga sa mid lane. Meron pang pa. ES, dumadalo pa, may ganun. Pero Carl, mabuhay pa naman siguro dito, walang problema. Or maybe not. May Herb of Venom dito si Muna. Possible kaya lata to. Carl, mukhang delikado. Very far, available pa naman at hindi na mag-overcommit si Moon for the kill. So nicely done pa rin para dito sa ating MK and DS na pressure nila yung Ember. Kawawa na nga si Carl, nadadalawan pa eh. No? Isipin mo na lang, 8-0 na yung kanyang score. Hindi na nga makalapit. And ito yung gusto mong mangyari na walang iikot for Blacklist. Pero speaking of ikot, since maganda yung lane, ni Kuku siya na lang siguro yung lilipat. Parang mala jabs na game style na as much as possible kapag napalow mo yung mid or other lanes, nandun parate yung isang NP, mararamdaman mo yung presence. And speaking of talent kasi, yun yung pambato nila eh. Pero teams, gandang arrow, kaso kapos, at mahirap din talagang patayin yung morphling, lalo na nandun na yung kanyang level kahit papano sa kanyang shift. Yes, sir. So, sa CDR, nakapag-farm pa naman kahit papano. Same thing goes to Raven. Hindi ganun kataas yung CS dito ng Morphling, but still sustainable. Mid 1, tamang TP out lang. Buhay naman dito si Mid 1. Walang problema. Pero ito, let's talk about the Keeper of the Light off lane ni Mid 1. Ngayon pa lang ba natin makita yung Kotal off lane ni Mid 1? Pero pag-usapan natin mamaya kasi si Carl na naman dito. Nakapo, trip siya dito ng ES Apu. May tinatagong pagtingin kay Carl. At si Moon nga po, makakakuha ng kill. First blood brought to us by 7-for-7. Nicely done para dito sa ano sa SMG again. SMG. Alam nila kung sino yung kailangan nilang i-target dito sa game na to. Kasi kanina, kung si Carl eh hindi naging successful yung kanilang mga rotations ng Storm Spirit. This time, with the Ember Spirit na kayang-kaya ni Moon as MK sa may middle lane, and meron silang Earthshaker na malayuan, pwede mong ibitaw para makalapit si Moon eh. So now, ito yung time wherein mag-aalala ka na kay Carl eh. Hindi siya naka-farm type na Ember Spirit, so kailangan niya makabawi kahit at least one kill dito kay MK. If not, sobrang mahirapan siya na umikot sa mapa, wala siyang level 6. Level 6 na si Moon and then level 4. Etong si Carl, so kailangan talagang makabawi siya. Kahit level lang. Kahit hindi farming. Kasi wala siyang pang-farm sa ngayon eh. Wala siyang playing guard, battle type siya. So kailangan ng assistance kahit papano. At least isang support para maalagaan. Etong si Carl sa may middle lane. So siguro makikita natin mamaya si Carl na dumalo na talaga na dumalo once mag-level 6. Kasi ngayon, di pa level 6 dito si Carl. Mahirap ang buhay. Understandable, MK katapat mo. Pero yung sabi mo nga, dapat makabawi in terms of kills. Ayun na nga kasi yung skill build mo as a member. Pero ito, Star Fist, andyan pa naman, and Searing Chains, pero Carl, sampalo na lang mamamatay na. Nice, proud! Coming from Kuku, yung arrow natin, hindi nga lang tatama. Uy, tumama pa sa yes! Magnetic arrow yan, sir, pero Kuku pa nga ang mapapahamak. Gusto lang iligtas si Carl. Nadamay pa nga, AU, decay on to 2, pero mamamatay pa rin. Ata dito si AU, and yes, sir, andito yung enchant totem, body blast coming from Apple might be enough. And AU magpapaalam na rin. Dalawa patay sa side ng Blacklist. So 3-0 ang ating score dito, mga kaibigan. Sabi nga ng viewers natin, bigyan... Oh, look at this! Oh. Nako, yung NP din kasi ni Kuku. Parang isipin mo, he was just trying to help. Aha. Sapay na pa sa map. Pero ito Moon, MK roaming. Andito na, gumagana sa game number 2. And si Raven madadali dito sa may top lane na hindi pa nga tayo tapos. Fisher again, give Afu ES easy win, sabi ng viewers. And looks like it that that's the story for the game number 2 so far. Ay, dominating na para dito kay Moon. Nako. Ang hirap naman nito for... Uy, nako, hindi pa tayo tapos dyan mga boss. Akala nyo tapos na? Hindi, boss ko. Madadali din. Ang likot na din ni Moon eh. Alam niya, walang makakasabay sa rotation sa ngayon. Especially, yung tanging lane na sobrang ganda. For Blacklist. Na nasolusyonan ka agad ng SMG eh. With the rotation ni Moon sa top lane, getting
the kills na hinahanap nila, and then suddenly there's an there's MK kaagad sa may bottom lane. Caught off guard kaagad yung Blacklist, eh, ang bilis gumalaw na SMG. Alam kasi nila na okay, makakasabay ba ito sa Carl? Hindi, level 5 pa lang. Up, mid 1. Mukhang delikado nga lang. Mecha available pa naman, but still, mamatay dito si mid 1. So magandang bawi yan. Pero dito sa side ng Blacklist, but still, Carl, look at this. Ember Spirit na naman ang dinadive. Level 5 up against a level 8 MK. Carl, what can you do? Mahirap ang buhay, sir. MK mid nga kasi mega kill streak para dito kay Moon. Ito talaga si Moon, sobrang explosive niya the entire series. Grabe ka naman, Moon. Since March 13. Sobrang hirap kasi niyan. Kalaban mo, MK, Ember Spirit ka, may dalaw pa na ES. Uh-huh. Talagang hindi ka makakahinga dyan. And ang maganda dyan, napu-force out pa nila na magpunta yung NP. Mm-hmm. NP, other support, undying. So that leaves the course ng SMG na makapag-farm freely. Oh, pero ito, Afu mo ang mabibigyan. Yes, sir. Raven takes the kill. Ito yung maganda side ng Blacklist, ha. Mayaman si Raven. Pero si Carl, matadali na naman. Ayun na nga lang, mas mayaman na. Siguro, maya-maya, mas mayaman na dito si Poloson compared kay Carl kasi patay pa dito si Carl. So, ayun lang, magkasing net worth sila dito ng tatlong support. I mean, ng dalawang support. Mas mayaman na nga yung Rubik compared kay Carl. Mahirap ang buhay, sir. And Coco, mamamatay na nga lang din. Si Moon ang makakuha niya ng unstoppable para dito sa MK. Ang ganda ng ginagawa ng SMG dito. Alam nila na sobrang lamang sila, eh. That's why they are playing very aggressive at gumagana. Diba? Gumagana yung pagiging aggressive dito ng team SMG, lalo na si Moon. Si Moon so far yung nagiging superstar natin this game number 2. Moon with Afu sa kanyang ES, talagang hirap yan. Mm-hmm. Kita mo si Carl dito sa may mid lane, hindi na nakakaingay. Ala, ganyan lang yung gagawin niya. Ala, kakawayan niya na lang. Congrats. Lakas mo sa lane. Ang Moon dito sa kanyang MK. So, wala din magawa eh. Kahit sabihin natin, tulungan na siya ngayon ni Kuku, tulungan siya ni Undying. Ano magagawa nila to prevent na humampas etong si MK or other heroes na SMG? Wala naman silang disabled. Ang tanging panlaban nila would be yung Searing Chain ni Carl. So, yun yung mahirap kasi nga hindi nagiging worth it sa ngayon yung naging build ni Carl with the battle type kasi siya yung sinusugod. Mm-hmm. Mas magiging worth it yun kapag siya yung sumusugod, but at same time hindi mo magagawa yun kung lugi ka sa lane. Wala kang level, so you need to recover. Pero question dyan is paano? Eh nalugi na din si Kuku kasi napitas na din after he tried to help sa may middle lane. Tapos hindi siya tinatantanan sa gitna. Yun yung nakaka-stress siguro sa part ni Carl. You cannot do anything. Ang stressy talaga na ito, Bezzy. Matatong support na nga nandito. Si Carl still recovery stage. Bottom 4 si Carl dito in terms of net worth. Ang hirap ng buhay. Tutulungan siya ni Kuku daw dito sa ating mid lane. Well, tingnan natin, ha. Blacklist comeback Israel nga ba? Na-lift na nga dito si Carl. There is the Illuminate. The Boundless Strike is there as well. Mamamatay po dito si Carl. Wicked Sick na para dito kay Moon. Diba? Kahit nandyan si Kuku, kahit nandyan si AU, hindi mo mapipigilan yung aggression. At dito ng SMG, what can you do? Blacklist sa point na to, walang magbibigay ng space for Raven. Same goes with Kuku. So, kailangan nyo na lang, at this point, iwasan yung SMG. Pumunta kayo sa area wherein walang kalaban. And that's the time wherein makakapag-farm kayo. Pero, syempre, speaking of farm, mas makakapag-farm yung SMG knowing na there's no pressure at all sa kanilang mga balikat. Wala, libre yan eh. Libre yung early game dito ng team SMG. Pwede nilang gawin lahat ng gusto nilang gawin so far. Diba? Ina-expect mo na dapat ma-pressure nyo yung Morphling, MK, maparusahan nyo kasi Tricore. Dual carry ginawa dito ng team SMG. Pero iba yung iip ng hangin dito eh. Tricore kasi yung ano eh, Blacklist eh. Tsaka hindi mo mabiblame na mahirapan si Carl sa mid. Kita naman natin ginagawa niya yung best niya eh. Oh. Diba? He's pulling out Pipway, but still, eto yung matchup na to, yung masasabi mong hindi 50-50 eh. Aha. Lamang okay. Na lamang talaga. Uy, Aron, tatama dito kay mid 1. Finally, he goes down.
Boundary Strike on 2-3. Grabe naman yun. Poulson gets a double kill here. Ganda ng tombstone natin kahit papano. Ha? Ito nga si Poulson walang magawa. So mamamatay dito yung Rubik. Pero dito na si DR. MK nag-abol si Apo. Pinagsakan ng Echo Slam si Raven. Meron ditong Primal Spring si Moon and that's it. Mamamatay si Raven. Monster kill for Moon. Bosco, tamang takbo na lang. Tatamaan na Boundary Strike. Wolves Command gagamitin na. And mukhang magpapaalam na rin nata dito si Bosco. Godlike. 13 minutes in, para dito kay CEO Moon. Walang pipigil sa kanya eh. Hindi siya takot pumasok dito. Less disables pa etong blacklist. So, ito yung mahirap sa heroes nila eh. Tatlong carry na greedy and then hindi nagiging, hindi nag-work sa laning phase. Yun yung kailangan kapahan ng kanya eh. Naku po, may leap pa ba siya, teams? Uy, cooldown pa yung leap. Another kill, beyond godlike. Grabe naman yan. Okay, Fisher, tatamaan dito yung Undying. Blacklist man lalaban, multi-shot na dyan na. Apo, gusto nilang patayin. Moon na nga lang po, nandito. Apat kalaban niya, akala mo, Diyos ka. Sabi dito ni Moon, pero papalag naman daw. Di nga lang sapat yung life still, sir. Okay, mamamatay si Moon. Si Carl nakakuha ng godlike. Uy, tagbawi talaga si Carl. Stongs ang kuya mo, Ember. Pero Illuminate, tatama dito sa dalawa. Di nga lang man lalaban yung Blacklist. Hindi hahabol yung Blacklist dito, mga kosa. Oops, aabutan pa ba? Nako, greedy uy, ka ha? Uy, masyadong greedy yata dito si Midwin ha. Pero mag-abol nga ba ang Blacklist again? Remnant? No, sir. Okay, tama na. Mukhang wala naman. Okay na, sapat na sa kanila na nakakuha sila ng core, nakakuha ng strength. Dito yung Blacklist, kahit papano humihinga pa. Pero, how long? Ayun yung tanong dito. Kasi nga, SMG right now, they're smoked up, ready sila to fight. Alam nila na yung nakuwang kill ng Blacklist, hindi pa yun sapat in order for them na maging comfortable this game. And cuckoo! Oh, yun lang. Another one! And another one! Mamamatay po dito si Bosco. And that's gonna be another kill para dito kay Poulson. Rubik natin para nakikipagkarera sa network kay Carl eh. Sipin mo, support yung kalaban mo sa network, di ba? Ang hirap ng buhay, man. Parang kung may gagawin ka sa early game, kung blacklist ka, anong gagawin mo nun sa early game? Kung may chance ka pa baguhin yung early game? Tingin ko ganun pa rin eh. Kung ano yung ginawa nila, wala ka din talaga magagawa. Kasi focus sa respective lanes yung blacklist eh. Tricore sila eh. Hindi parang mapaisip ka sino yung pupunta sa middle lane in order to protect car. Wala silang disable para pigilan si Moon to right click. Unlike kasi dito sa SMG, may pang-setup sila with the Fisher. So, si Carl talaga yung parang mabigat yung role dito na kailangan ma-survive mo yung mid despite having those support sa pumupunta sa SMG. Kasi hindi siya naging successful with that engagement or scenario na ginawa ng SMG. Kasi alam na SMG na winning lane talaga yung mid. They pick out that MK solely para to counter out Ember. So, naging successful and they're playing sa my middle lane. So, they played it perfectly for SMG and now Blacklist nagsasuffer sila sa ngayon sa early na nangyari dito nga kay Ember kasi bigla nabasag yung momentum ng other lanes because of that mid kasi na-force out tumulong, di ba? Mm-hmm. So nabasag, isa-isa sila napipitas pero sige, oh, pitas, bilis mo no? Aha, napag-shape naman kahit papano si Poulson dito ang nakita, way for mid Fisher on to-to, napaganda enchant totem for the follow-up multi-shots gagamitin na pero si Moon nakalapit. And si EAU nga ang mamamatay po dito. Mga kosa, hinahabol pa dito si Riven. Available ba yung Solar Bind? Na silence. Abot at, pa rin na ata, yung cast range, hindi, wala na silang vision. Ayun. Wala silang vision. Matapang lang talaga sila kasi alam nila, sinong di-disable sa amin? Sinong diba? Pipigil? Uh-huh. May Guardian Greaves, may Force Staff, merong Blinding Light. Iisipin mo pa kung dadamage ka eh. Pero ayun, si Carl. Nabigyan na naman dito si Carl. Si Poulson po imakuha ng kill. Tinulungan dito ng Morphling at ayun, mamamatay na naman si Carl. Siguro may babaguhin tayo early game. Siguro yung draft. Wala na sa mismong start ng game. Oo, sa draft na talaga. Wala kang magagawa sa lane. Kahit anong, kahit sinong ilane mo. Pero eto si Moon. Mukhang madadali yata dito si Moon. Masyado nang lumalim dito inside ng team SMG. At napanish naman to kahit papano ng Blacklist. But still, not enough para makakuha ng mataas na swing.
Unti pa. Unti pa. Unting asim pa by SMG. Ah, pwede yan, pwede yan. Ayun pa yung kailangan dito ng Blacklist. Yung pa-isa-isang pick-off na nakukuha dito ng SMG could be. Pero still, sobrang hirap nun. Kasi once nagsama-sama yung SMG, it's pretty hard for them to get a kill. Yes, sir. Uy, wait for me. Naku po, mamamatay na agad dito si AU Teams. Tamang atras na nga lang muna. Masyadong malakas dito yung team SMG. So, ang hirap labanan nila dito. 5v5, 4v4. Kahit ano gawin sa teamfight ng Blacklist, mahihirapan sila. So, siguro, tama sinabi mo na babawi na lang dapat sila in terms of pick-offs. Siguro, segue, kung kaya nila sa segue, tawag dito, pumush dun sa mga sidelines pala. Hindi, okay na. Pick up sa lang. Mahirap lang dun sa segue. Ginagawa naman ni Carl, it's just that, kailangan mo maging aware na kapag wala na si MK, wala na si Earthshaker, it's time for you to go back. Kasi alam mo na, kahit Ember Spirit ka, pwede kang mapitas. Kasi isipin mo, Ember Spirit ka, napitas kanina eh. Uh-huh. Na sumisegue, naghahanap ng ways to farm, pero nakukuha pang patayin ng SMG. With that disables coming from ES and then Monkey King, hindi ka makakagalaw even if you're Ember. So now talagang kailangan mo, pero kailangan mo din kasi mag-rest eh. Hindi ka pwedeng matakot na lang na lumabas. Walang mangyayari. Kasi ganun pa rin. In the end, walang mangyayari. So you need to take that risk na mag-push out ng other lanes and mamatay man, so be it. Mm-hmm. Lack of choice. At least may ginawa ka. Uh-huh. Hindi ka naghintay matalo. Yes, sir. So, eto na nga, rush attempt ng team SMG. Naka na, double damage pa yung Morphling. Edi, easy ages. Okay, sa inyo na, wala namang umaangkin. Pero oy, eto, nalapitan nga si Poloson. Side of Fizz, si Bosco, nakakuha ng kill. So, nice kill. Pero ito na nga si Moon, tumalon. Siya na lang muna. Sabay to be followed yung mga iba. Bosco mo ang delikado. Wolves Command. May MLS naman. Wala silang vision. So, tamang atras na lang muna. Pop! Eliminate! Hindi sapat. Buti na pag-TP out agad. Multi-shots. Raven, nakita. Wait for me. Coming from CDR. Nauna ka double damage yan. Masyado mapde. But Hurricane Pike is available. Mailman nga dito mga delikado. Nilalapan ng mga zombies si AU with a Titan form. Makukuha dito si mid one. But CDR is just so strong right now with the Aegis. Pero man lalaban yung side ng Blacklist. There is the Ghost. Not quite enough to get the Morphling. Nakapag-wave form out pa naman dito sa CDR. Carl gets the chains. But there is the Manta. At makakataas pa dito yung Morphling. Oh, Fisher, tatalon si Moon. Eh, yung nga ang makikita. Boundless Strike, magmimintes Moon. Makakakuha pa rin ng kill. So si AU po ang mabibigyan doon. Wait for me and CDR still maghahabol. Wala nga lang siya ditong Replicate or Morph, I think. Hindi niya maabutan nata dito sa teams. And yes, sir. Eh, papano Blacklist still holding? Kahit papano naman, maganda sana yung mga tombstone ng Blacklist, eh, no? Mm-hmm. They keep on playing around that area. It's just that it's too much for Blacklist sa ngayon. Wala silang damage para mapatay ng mabilis. Ayun lang. Raven nakita. May gas naman kayo papano. So, okay na yan. Arrow, ang gandang illusion play coming from Moon. At yun lang. Okay, back to farming nga ta. Nakikita ko lang dito yung panghuli. Yun yung kulang sa kanila eh. Nandun yun kahit papano na papalo nila yung SMGs. Just that natatakbuhan lang talaga sila. Sobrang limited eh. Searing Chain, Arrow, yun lang yung combination na aasahan mo dito. Yung Sprout ni Kuku, nandun na yung 4 staffs, na-farm na ng SMG. So hindi na nila po problemahin yun. Even with the room, it's fine. With that 4 staff nga and then tapang nga ng SMG. Biruin mo, naglalaro sila inside the area where nandun yung tombstone. Ganon sila kalakas ngayon. Kasi usually, kapag may tombstone, ayaw mong lumaban eh. Pero sila nakatayo lang. They know. Alam nila na malakas sila sa ngayon. At ito pa oh. Partida, walang word swords yan. Ngayon pala sila pumunta dito. Diba? Wala silang vision, pero sila yung nangahabol. Grabe naman ng SMG dito. Sobrang tatapang na itong mga to ah. Wala, may Aegis din kasi. So, ang hirap lumaban. Manta style available para dito kay Moon. So, good luck sa Searing Chains. At ito, nakita si Raven. Weeperman, first him down! With the magic damage, mamamatay po dito si Raven. Soldrit, Naja, and Nasi. They are mukhang delikado. Falling low together with Moon. Can he bring him down? That's the question. Moon still surviving, but not today. Not for now.
Si Bosque nakakuha ng kill. CDR, wala na siyang damage dito. Pure strength morphling. So, tamang atras na lang muna. Ayan, kaya pa. Blacklist, humihinga pa yung Blacklist. Humihinga pa. Napipigilan pa. Basta talagang maglaro lang sa Tombstone. Napipigilan mo si Moon eh. Matatakot yung isang MK na humapas. Pero kita naman natin, Moon, tumagal siya sa teamfight na yun. Kala mo, one right click na lang, biglang na tumagal pa yung laban. Pero speaking of tumagal yung laban, kaya pa naman siguro kapag tumagal yung laban. May tri-core na meron. Itong Blacklist. We still have hope. Kahit pa paano. Pero yun lang. Bosco, makikita feature adaptive strike natin. Nandiyan na arrow, hindi naman tatama. Bosco, mabubuhay pa ba? Hindi na po. Napag-run pa naman bago mamatay. There is a root. The silence, multi-shots, magagamit na CDR. Buhay pa yan. May Aegis din yan. So, okay lang kahit mamatay. Hindi pa nga nila nakuha yung Aegis kill doon. So, happy-happy na naman yung team SMG. Happy-happy talaga. Bilis ba naman gumalaw ng SMG? Kuku, biruin mo. Iniisip din niya, nasa gitna pa yung side ng SMG, pero biglang nasa top lane na agad, may nakaabang na. So, ang hirap din mag-speed push dito. Kahit sabihin natin, walang Storm, walang Ember sa kalaban. If there's always this MK na nasa puno giving out those vision sa Earthshaker at saka sa Rubik, it's pretty easy for them to get the kill. Lalo na, lamang sila nga sa level, sa itemization. But still, kahit pa paano, humihinga pa naman. Itong Blacklist. Feel ko dapat sumasabay pa nga oh, kahit pa paano, di ba? Siguro kung mag-Ember kayo, kalaban yung team SMG, always ban the MK Slark. MK Slark. Oh, paborito ni Moon yan eh. Kaya nga may times na nag-Ember Spirit sila as scary. Na ano ko rin? In-adjust nila. Uh-huh. CDR Ember? Hindi, sorry. Off-lane. Ah, okay. Kasi in-adjust nila kasi may MK. Pero ito, manlalaban, CDR, nakulong, inside the Sprout. Araw tatama naman sa Morphing, Spirit Vessel na dyan na rin. Tanong, mababurst down ba dito sa CDR? Mukhang malabo yan. Atras ni SMG or lalaban? Okay, mukhang atrasan muna. Okay lang, kalma. Laban pa daw. Malaban pa ba yan? Lalaban pwede, pa pwede, na. Pwede. Si Moon, pumoposition dito si Moon. Probably accumulating some info. Para pwedeng makatalon ng makatalon. Kaya pumisher dun sa Gidly. Kaso wala na. Bigyan natin tier 2. And looks like it. At ayaw nilang ibigay yung mid. Look at this. Carl! Uy, oh, oh. Carl, hindi. Makapag-remnant out naman si Kuya. Walang problema. Oh, pero grabe yung SMG. Talagang protektado yung mid lane. Carl na lang yan. Ha? Hindi talaga nila binibigay. Kasi alam nila na kailangan wala na talagang area na maging comfortable yung Blacklist to work with. Pero speaking of guard, meron naman na siyang BKB to protect yung kanyang sarili mamaya sa kung ano yung pwedeng ibitaw ng SMG. Pero question yan, mapapop niya ba yan kapag na-echo? Mm-hmm. Diba? May hirap dito. Problema mo na yung Earthshaker kasi alam mo, sa ngayon, ang yaman yan. Mm-hmm. Meron na ng Blink Dagger, merong Shard, everything na kailangan na pang-disable, pang-huli sa mga Spirit Brothers, mm-hmm, na kay Earthshaker. So, problema mo kung pag nawawala si ES, kabado ka na eh. And ang maganda pa sa Earthshaker, hindi siya nagpapakita totally sa mapa. So, there is always this threat na baka nandito si ES. Para siyang si Rikimaru na without envy. Basta hindi ka nakikita sa mapa. And eto, Skadi, available na para sa Morphling. Yun nga lang, hindi tayo makakita guys ng Morphling ES combo kasi wala na nga yun kapag kampe mo. Kapag kalaban mo na lang makikita yun. Skadi, Manta. Paano nila lalabanan dito yung Morphling? Siguro ma-force yung Manta, sabay ma-vessel, at doon siya ma-silence. Pwede naman kasi meron naman si Kuki, so pwede ma-force out yung Manta. Na pwede ganun yung maging scenario natin. Kasi kung tutusin, mayaman si Raven, nandun yung damage niya thanks to the marksmanship. At sabi mo nga, may damage naman si Drow, especially kung may shards, marksmanship. So, walang problema kung papatayin yung Morphling. Kailangan ma-force nila yung Manta muna. Ayan nga eh, kailangan nilang ma-force out yung Manta ni Moon, Manta ni Morphling. Ayaw, si Moon nga din pala, naka-Manta rin. Alam niya kasi na searing chain lang yung control eh, puro root. So, cancelable lang with, dispellable with Manta. No need sa BKB this game, di ba? No need sa BKB.
Pati silence, manta lang. Even yung arrow, pwede mong i-dodge ng manta. So, talagang manta game na dun yung stats, agility na kailangan ng heroes ng SMG. So, no need BKB. Unless siguro makakuha ng Sight of Vice. Pero ganun pa rin, maunahan ka lang. Wala, hindi talaga siya BKB game. Pero kapag mai-stress ka na sa constant truth, pwede ka rin mag-BKB. It's situational. Kapag kailangan na talaga. Pero speaking of next game, guys, dahil mukhang patapos na yung ating series, Bleed na inaabangan ng lahat versus Army Geniuses. Kaya pag-adagad ng bakbakan yan, tutukan natin mga BSC. Pero ito si Midwan, binakbak ni Raven. Mamamatay yung Keeper of the Light. Pero wala ng kill afterwards. Atrasa na muna for SMG. Pero so far, maganda yung mga arrows ni teams. Doon sila nakakakuha ng mga pick-offs for Blacklist. So, unti-unti nga bumabawi. Tingnan mo naman yung network. Parang ganito lang din yung sa game 1 eh. Lamang sila sa early yung SMG, pero nade-delay pa rin ng Blacklist yung possible push objectives taking na nagagawa ng SMG with that mistake na nakukuha or na pipick off ng Blacklist in return. So, nakakagawa pa sila ng way na madelay yung laban na to. Kasi ako, ina-expect ko tapos na to by now eh. With the aggression na pinakita na SMG kanina, iniisip ko, tapos na to kagad. Sobrang lakas ng SMG. Pero tingnan natin na Blacklist pumapalag pa naman kahit papano. Palag-palag pa yan. Tignan mo, 30 minutes, 10k gold advantage. Kanina pa ganito yung gold advantage ng Team SMG. Ha? So, napipigay lang kay papano ng Blacklist yung paglobo ng kalamangan. Which is maganda. Kasi nagkakaroon kayo ng items. Diba? Hindi naman nalalayo yung farming speed. Okay na yun. Yung gold advantage natin ngayon, parang masyado ng ano ito eh. Di feel ko hindi na importante yung gold advantage ngayon eh. As long as may item yung mga cores, ayun na yun. Diba? Yes, pero ages na lang yung iniintay dito. Or Rohan, perhaps. At dito ng SMG para lumaban. Laban dito sa Blacklist. At pwede na silang humay ground kasi nakuha naman na nila yung objectives na gusto nila outside the tier 3. So talagang eto na lang yung iniintay nila para umakyat sa may high ground. Pero CTR going for that BKB pa. So why not? Para less control, wala din siyang shard. So, ay hindi din kailangan masyado ng shard. Walang disable eh. So Roshan kill guys, brought to us by Vortex for your next PC upgrade. Go Vortex! Aegis, makakuha po dito ng Morphling. BKB, may ano, sapat na ba yung ano, yung pera ni CDR para sa BKB? I think not. Pero ito, pumasok na sa CDR Fisher on 2. Napaaganda! At mamamatay dito si AU. At dito na nga lang yung root coming from Koko, and that's a counterplay para hindi na makapaghabol yung SMG. And naabutan pa nga rin din si Raven dito. BKB popped by Raven, but there is the scan is low. Nakapag-gas pa naman dito si Raven. Multi-shot sabang nagsishift into Aji. Ang ganda niyan. Pero CDR hindi pa rin mamamatay. Buhay na buhay pa rin. Bukos kuman. Nandito na sasaluhin ni Koko yung Wukongs and the Fisher. I think he's gonna go down. The stolen Amber Spirit form coming from CDR. Rooting two heroes in place. Pero kailangan na mag-out. Wave from in. Nakita na naman si Raven. That's the Fisher for you. Tatlo patay sa side ng Blacklist. Nullifier in dito sa Amber. Carl with a searing chains on to two. Still trying to delay the push. But still Team SMG loses nothing on that fight. Blacklist na tatluhan dito, mga kaibigan. Nag-buyback naman na etong si Afu. Pero still, ang hirap lumaban with the Wukongs command. Nandun yung constant sustain ni Midwan. And then, there's this unkillable morphing sa ngayon na nagiging problema. Ang hirap eh. Ang hirap talaga. Grabe yung momentum na SMG. Early stage of the game. Tumagal lang yung laban. Pero it feels like what? Oh, yun the lang. World? Yes, anong nangyari dun? I thought meron pa siyang isang remnant. Remnant, oo. Na pang-out. No, Carl, magpapahalam na nga po muna si Carl. May buyback naman si Carl. So maybe a last team fight na makikita natin dito bago tapusin ng SMG yung laban. Or malay mo, hindi pa matapos to. Malay mo, magpa-isa-isa dito yung Team SMG. Diba? Tumalun in terms of positioning. We'll find out.
Boy, nandito si Raven. Yung morphling nga kanina, muting na mamatay eh. Diba? Nakita natin eh. Hinulang lang. Isang palo na lang siguro. Preto, Root. Napaganda. On to 3. Pero si Poloson, mamamatay na nga. Will-o-wisp. On to everyone. Napaganda niya CDR. Makikipag 1v1 dito kay Raven with a BKB. Ayo, falling low. And Moon gets the bounty strike. Enough to get the kill. Mamamatay po dito yung undying. Still CDR holding that Aegis. Meron pa rin siyang BKB. So hindi natatakot yung morphling multi-shots. Hindi siya magpapakamatay sa multi-shots. It is okay. Root on the 4. Napaganda. Moves command gagamitin na rin. Carl dito mo ang delikado. Needs to pop the BKB. Remnant in nga ba? Ang sagot, CDR. Purely strength morphling. Doesn't have the damage. Pero ito na nga. Si Carl pumasok na naman. Si Ring Chase nandyan na. Bounty strike won't be there. Enough to burst him down. Mamamatay na po dito si Carl. Well, Moon is gonna die alongside with Carl. Pero aatras naman dito yung side ng Team SMG. So si Bosco maghahabol. Nandito na yung Searing Chains, Sprout, multi-shots. Walang gagawin, walang mapapatay, walang mamamatay sa side ng Team SMG. Isipin mo kasi parate, nandyan yung KOTL eh. Ginagawa nga ni Moon, nakatayo lang siya sa Wukong's Command. Nandyan yung KOTL with the Illuminate, Guardian Greaves and everything. Meron silang pang counter-go with the Earthshaker as well. So, Kuku without any BKB, some sort of defensive item, sobrang magbabackfire. He was trying na humuli with his, eto nga, yung kanyang Gleipnir. Pero, hindi niya magagawa freely yun. Once na nasa harap siya, bumitaw siya ng Gleipnir, there's always this feature setup na yun kaagad for SMG na patayin siya. Yun yung parating nangyayari kanina pa dito nga sa Blacklist. Wala kasi silang frontliner eh. And eto, CDR immediately pressing down AU. Mamamatay po dito yung undying. Stolen Mirana, pwedeng maghabol. Teams nga dito, mukhang delikado. Pero back to the team fight. Hex the mask to be dropped. Raven, nakita dito ni CDR. There is a way for me in. Gustong maipag 1v1 ni CDR. Lalaban naman daw. Mamamatay po dito si Raven. And CDR takes a kill, double kill for him. Can we get a triple right here? Bosco, mukhang delikado. Trapped inside his own Sprout. And mukhang mamamatay na nga dito si Bosco. Way for me again. Triple kill for CDR. 4 heroes down. Sa side ng Blacklist, si Carl lang ang buhay dito. And I think it's safe to say na Team SMG na ata tong game number 2. Ayun na nga, Team SMG na ata talaga to. Kung kanina humihinga pa, eto talagang choke point na. Hindi na kaya ipaglaban. Ipaglaban. Ito ng exclamation point, mga kaibigan. Patapos na yung game natin. Nabigay yung morphing ni CDR. Good start for Team SMG. Nakuha na nila yung momentum na okay, last division division 1, tour 1, hindi maganda yung start natin. Why not? Let's change it pagdating ng tour 2. Let's have a good start and be consistent until the end para mapunta tayo sa majors. And wow, SMG getting that victory, sweet victory laban dito nga sa Blacklist. And for Blacklist, bad start ka agad. Oo, oh, 0-2 yun. Yan yung ayaw mo mangyari. Di ka na nga nakapag-major, last major, kinapos ka ng isang ano lang, punto sa katapat mo, tiebreaker pa yon. So, it's heartbreaking. So, kailangan bumawi dito sa tour 2. Oo, tapos yung team na makakalaban nila na ine-expect ng karamihan na tatalunin nila, hindi nila natalo, hindi pa nila naisahan. Mm-hmm. So, parang saklap dito para sa Blacklist. And also, nakita naman na din natin yung ginawa ng Team SMG and yung lagi din nating sinasabi na kung sino yung mas makapag-adjust ng mabilisan on the patch, sila yung mas beast kesa dun sa nahuhuli, di ba? Ilang patch na ang nagdaan, ilang patch na yung nagpatunay niyan. And Team SMG, kanina binabanggit natin yung Radiance. Pero this game, ang na-appreciate natin na item was the Nullifier. Mm-hmm. Yeah, Nullifier, pinalakas din ngayon eh. I mean, nahinaan yung damage niya, pero lesser yung cost. So, maganda talaga yung Nullifier ngayon. Situational din. Pero kasi, kita mo naman, ang daming four staffs na ano, but with that Nullifier, sobrang easy then to form eh. Especially,